guys, welcome back to my channel. It's me, JC Lay. So for today's video is i-share ko sa inyo kung ano yung mabisang gamot para sa balakubak. Balakubak ya. Balakubak mama, balakubak. Guys, i-share ko sa inyo ngayon kung ano yung mabisang gamot para sa balakubak. Kung ikaw ay may problema sa balakubak at sobrang pangangati na hindi mo alam kung ano yung lunas, para sa iyo tong video na to, sister. So ayun na nga, ikukwento ko lang muna sa inyo yung konting katotohanan for 2 minutes lang. Bibilisan ko po mga sister, mami. Ganito yung kasi yun, hindi po ako yung may sakit na balakubak, wala pa pong balakubak. Ang meron po is yung kasamahan ko o yung friend ko kasama ko sa kwarto. Matagal niya nang pinoproblema yung balakubak niya, as in talagang nangangati siya o nagpiflakes na parang oatmeal yung laki. Tapos nahihiya na talaga siya kasi sa office, halimbawa, pag nasa office siya, naka-black siya ng t-shirt, lagi siyang nakaano na lang, nakatali yung buhok niya, hindi niya malugay-lugay dahil sa balakubak. Dahil nga sa balakubak, kasi umaano daw, pumupunta daw sa damit niya, tapos klarong klaro, lagi niya naka-black siya. So may isang kaibigan siya na, nirecommend, nagsuggest sa kanya ng magandang gamot para sa balakubak. Kasi yung kaibigan niya na yon, meron ding sakit na ganon, pasensya na kasi may electric pad. May sakit din siya na balakubak, pero nalunasan dahil doon sa gamot. Kaya shinare din niya doon sa friend ko. At ito yung friend ko, as in, nakikita ko talaga yung journey niya kung paano niya ginamot at paano nalunas. At hanggang ngayon, wala na, as in clear. Ang ganda na ng buhok niya. At as nakakalaga niya yung eyes at hindi na talaga siya nahihiya. So, tinanong ko siya kung ano yung ginagamit niya, kung ano yung ginagamit niya para malunasan yung balakubak niya. Tapos, nagsuggest siya sa akin na mas maganda daw, gawan ko siya ng content para din doon sa mga taong, baka makatulong doon sa mga taong katulad niya na nangangailangan din ng mabisang gamot sa balakubak. So, hanggang doon na lang yun. Sinare ko lang yung gamot na yun. Actually, guys, hindi siya gamot. Para, gamot siya. Oh, gamot nga, kasi nagagamot yung ano, sorry. Ano, gamot siya, pero shampoo siya. Shampoo siya, guys, na mabibili siya sa ano, sa mga online, ang alam ko na sa Shopee or Lazada siya, sa SNR at saka sa ibang mga grocery store or dun banda sa mga hair, kung dun sa mga ano, sa kung pumunta kayo sa grocery, hanapin niyo siya dun banda saan nagbebenta ng mga shampoo. Ang pangalan ng shampoo is T-Gel. Ito siya. Konti na lang, oh, kasi shinare niya pa dun sa isang friendship din na meron din sakit. T-Gel Therapeutic Shampoo by Neutrogena by Neutrogena, guys. Ito yun. Ito yung shampoo. Shinare niya ito. Marami pa to, pero shinare niya para din maano. Medyo may kamahalan lang siya ng konti, guys. Pero promise, kung interesado ka talaga at kung willing ka talagang malunasan yung sakit mo, dito ka na, bilhin mo tong shampoo na to kasi talagang nakakatanggal siya ng balakubak. At gagamitin siya. Paano siya gagamitin? Siyempre, basain mo na yung buhok or maliligo ka para siyang shampoo na gagawin mo. Tapos, 2 times a week mo lang siya gagamitin. 2 beses sa isang linggo, guys. 2 beses lang sa isang linggo. Wag mong kalimutan, mami. 2 beses sa isang linggo lang, ha. Hindi siya pwedeng araw-arawin. Tapos, pag ginamit mo siya, wag kang magpa-expose sa sunlight kasi baka magko-cause ng sunburn yung scalp mo. Kaya, iwasan muna natin. Example, this day is, in-apply mo siya sa yung hair. Iwas ka muna sa maaraw-araw, sa medyo maaraw na lugar para hindi magsa-sunburn yung scalp mo kasi may gamot ka na ginagamit sa yung buhok. Massage mo yung scalp mo habang ina-apply mo. Ganun-ganun mo siya, ganun-ganun mo. Tapos, paanuhin mo ng mga ilang, kahit mga 2 minutes sa buhok mo, babad mo ng konti mga 2 minutes sa buhok mo, saka mo siya banlawan. 2 times a week ka, 2 sa 1 linggo siya gagamitin, guys. Wag na wag kalimutan. Long lasting relief and itching and plucking ang nakalagay sa gamot. So nabili to ng friend ko sa SNR, doon niya ito nabili sa SNR doon sa mga shampoo banda. Medyo may kamahalan nga long yung presyo niya, guys. Pero worth it naman talaga. Siguro ganun kamahal kasi alam din naman siguro ng gumawa nito na kagaano siya kabisa na gamot para sa mga nagkakaproblema sa mga balakubak. So, kung ikaw may problema ka sa balakubak, try mo to, friend. Baka sakaling ito na yung gamot sa problema mo.
para mabawasan niya ang dinadala sa ulo mo na bigat. Kasi ang hirap talaga pag may balak ng baka, guys. Kubak, hindi, mahirap talaga siya tanggalin, lalo na yung malakihan na stress na talaga. So, nire-recommend ko tong gamot na to, nire-recommend ko tong shampoo na to, itong tea gel by Neutrogena. Ito siya, guys, ito siya. Mabibili siya sa mga online store. Mabibili siya. So, kung ikaw may problema talaga sa balakubak, try mo itong shampoo na ito. Baka sakaling ito na yung sagot sa lahat ng bigat dinadala mo sa iyong ulo. So, ayun na lang, guys. Sana na to, sana nakakuha kayo ng kunting tips sa akin. At sana din naintindihan nyo yung content na ginawa ko para sa inyo. Baka sakaling makatulong sa inyo. So, sa mga sensitive naman, pasensya na po kung nandidiri kayo sa mga sinasabi ko. Baka sakaling dito sa inyo. Baka hindi to sa inyo tong video na to. Pwede nyo naman po siyang iskip. Pero sa mga nangangailangan ng tulong dahil sa balakubak nila, try nyo na to, mga sister. Baka sakaling dito na mawawala lahat ng problema nyo. So, hanggang doon na lang aking video. Huwag kalimutan, pagsakit sa ulo at bigat sa balakubak sa buhok, mag-tigil ka na, Neutrogena. So, hanggang doon na lang aking video, guys. Kung baguhan ka sa aking channel, huwag po kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para sa susunod kung may mga video akong gagawin na baka sakaling magmamatch sa hinahanap mo, problema, lura sa mga problema mo, click the notification bell para ma-notify ka sa next video ko. So hanggang na lang doon na lang aking video. Bye-bye!